Andito na naman po tayo para magbahagi na naman ng isang recipe kung paano ginagawa ng ibang panadero ang double body na ganito siya ka ganda, kung paano siya ma-achieve na ganito. Tuturuan ko po kayo kung paano siya gagawin, kung paano nila ginagawa ang mga tinapay na ito. Na ang gagamitin lang natin ay kutsara. Kutsara ang ating gagamitin para magawa ito. Kaya tara na, ipapakita ko sa inyo ang ating gagamitin na mga sangkap. Hello po mga kapuso, no, good morning po sa inyo lahat. Dito naman po tayo para magbigay na naman ng isang recipe. At ang gagawin natin ngayong araw ay tinapay na double body. Napakasimple lang gawin ng tinapay na yan at napakadali. Yan ang tinapay na pinakamabilis gawin. At ngayon tuturuan ko kayo kung paano gawin yan. Kagayan ng gawa ng iba. Ang mga sangkap natin, nakakailanganin brown sugar, 500 grams, isang pirasong itlog, small size, food coloring, ubi, baking kalumit. Ito importante talaga to, baking kalumit. 50 grams na margarine, at siyempre tubig. Yan lang ang ating mga sangkap na dapat gamitin. At ngayon, umpisa na natin kung paano gawin. Siyempre ay palagana tayo. Ibubuksan natin ito ang asukal. 500 grams. Isunod natin yung kalumit. Dalawang kutsara. Yung tsakto lang, hindi masyadong puno. Okay, dalawa. Lagyan natin ng ubi na coloring. Dalawang kutsara din to. Pagkatapos, ihalo lang natin. At ang isunod natin, siyempre yung margarine natin. Ihalo ulit. Kailangan naman gumagawa tayo nito, dapat lakasin din na yung ating ubin. Para pagkatapos na pagkatapos natin gawin, isa lang natin agad. Sa init na 200 Celsius, isunod natin ang ating isang pirasong itlog. Tarang! Ihalo ulit. Siyempre lagyan din ang tubig. Isa. At 1 point. Isa at 1 point lang muna. Haluin na natin ito hanggang matunaw ang ating asukal. Napakadali lang gawin ng tinapay natin at napakasimple ng kanyang mga sangkap. Haluin na natin hanggang matunaw yung asukal. Okay. Okay na ito pag natunaw na yung ating asukal. At siyempre, pag natunaw ang asukal natin, isusunod natin ang ating harina. Ang harina natin dito ay 1 kilo na toy class. 1 kilo na toy class. Lagay natin yan. Okay. Ihalo natin ulit.
Ano uri natin hanggang matapos? Kung paano nagawa ng iba ang tuhol kagi. Nakadalasan, may bilhin natin sa mga bakery. Ganito ang kanyang texture. Hindi siya masyadong basa. Medyo malapot lang. Okay? Okay na yan. Ganyan. Hindi ako gumagamit talaga ng gloves. Kasi parang hindi nakagala yung aking mga kamay. At yung mga tunay na panadero talaga, hindi talaga gumagamit ng gloves. Lalo na kapag sa probinsya. Maraming yan yung gawa. Okay, ganyan. At turuan ko naman kayo kung paano siya maging double body na ang gagamitin natin, kutsara. Okay, napakasimple lang. Itabi mo natin itong mga gamit natin. Itabi natin ito. At siyempre, maglalagay tayo ng tubig sa isang lagayan. Okay, tabi natin si tubig. Patayin natin ang tansya. Ilipat natin niya dito. Siyempre, para makita niyo, itabi natin. Ilapit natin. Ganito ang gagawin natin. Diyasan mong kamay sa tubig, kutsara. Ilagay mo sa tubig ito. Dumampot ka na. Tinapin natin. At gantuhin mo siya. Saw-saw. Dampot. Saw-saw. Dampot. Saw-saw. Dampot. Sausaw, dampot, sausaw, dampot, sausaw, dampot. Ganyan, ganyan lang kabilis. At ganyan lang kasimple gumawa ng double body. Kung hindi kayo sanay na ito, pwede kayong gumamit ng pastry bag. At kung ano pa yung pwede nyo gamitin dyan. Pero ito ang pinakamabilis na pamamaraan kapag walang gamit sa mga bakery. Ganito lang kasimple. Ganyan. Gertin mo na siya. Ayan. Di ba? Tapos ikunin mo siya ng kutsara. Ganito. Bilog. Di ba bilog? Ganyan, no? Kukunin mo siya ng kutsara dito. Ayan. Di ba? O. Oh. Okay. Okay. Ganyan lang kasimple. Di ba? Oh. Ganyan mo. Ganyan lang. Bilog siya, bilog. Saka. Ganyan. Sausaw na tubig. Dampot ng kamay. Ligay sa prinsa. Sausaw na tubig. Ganyan. Ganyan. Di ba? Napakasimple lang gumawa ng tinapay. At marami pa akong ituturo sa inyo na mga pamamaraan na mga mabibilis. Ganyan. Di ba nagiging bilog? Kukunin mo siya ng kamay mo. Ilagay sa plansa. Ayan. Di ba? Simple lang. Di ba? Napakasimple gumawa.
Ito. Di ba? Bilog. Ilagay natin yung dito. Sa plasa. Diyan lang kasimple. Ang tubig niya nito, isang lata lang at 1/4. Kasi papangit din yan kapag kung sobrang ano tubig, mahirapan ka na. 370 mo na size nito. Isang lata at saka 1/4. Hanggang dito lang yan. Hanggang dito. Okay? Sasarang natin, titingnan niya kung gano'n siya kaganda. Long oven para hindi siya masunog. 200 Celsius to. Mainit. Dapat na kanya apoy siya para lumaki siya. Ganyan siya. O, oh, di ba? Ayos yan. Ibibig natin siya 6 minutes sa apoy na 200 Celsius. Okay, at ngayon, titingnan na natin ang ating double body sa loob ng 6 na minuto sa oven. Tandaan nyo, ang apoy nito is 200 Celsius. Dapat sa ibawaw siya na porsyon ng oven para hindi siya masunog yung kanyang ilalim. Titingnan natin ngayon kung gano'n sa kaganda. Ah, okay na siya. Tadaan! Ayan. Ganyan kaumbok ang ating dinapay. Ang ating double body. Kagaya ng gawain ng iba, kaya natin gawin yan. Masasundan nyo lang yung mga step by step na paglagay ng mga sangkap. Ang kanyang pagproseso dapat sundan nyo. Tingnan natin siya. Ganyan. Ganyan kaumbok ang ating double body. Ganyan siya dapat. Ganyan. Dapat hindi masunog ang ilalim. Dapat ganito lang siya. Ganito ang kanyang kulay. Bumuksan natin. Wow, ayan oh. Nausok-usok pa. Sobrang sarap, no? Tingin pa lang, masarap na. Ayan. At namaya, palamigin muna natin ito bago natin lagyan ng margarin at saka asukal. Basta paano lang, sundan nyo lang yung mga proseso ko. Magagaya nyo rin ito. Ganito siya ka, umbok. Ang ganda. Kasing ganda mo to. Kasing ganda mo. Ayan. Tapos, i-takip natin ito. Magiging ganito siya. Ayan. Lagyan natin ng margarin namaya, ha? Panlamigin muna natin para rin matunaw yung ating margarin. Okay? At ngayon, ito na po tayo mga kapuso, ano? Medyo malamig na yung double body natin at kailangan na natin lagyan ng margarin. Ito na yung mga tinapay natin kanina. Asukal na puti. White sugar. Saka, siyempre, margarin. Basta natin ito sa margarin sa iba. Pagdan natin ito eh. Lagyan ng margarin. Kahit hindi naman masyadong makapal. Parang naman dumikit ang ating asukal. Okay. Matapos na ito, ibig natin ito ang asukal. O sabi dapat naka-ready na yung ating lalagyan. Tcharan! Tagal natin yan. Lagyan natin ang margarin sa gitna. At ilagay yung isa. Ayan, nakadikit na sila. Kasi may margarin nga sa gitna. Tcharan! Magiging ganito na siya. Magiging ganito na yung double body.
lang. Bilis lang ako gumawa ng double patty. Ayan, napakaganda oh. Umbok na umbok. Pasensya nyo na ako, wala akong gloves kasi hindi ako sanay talaga gumamit ng gloves. Kaya kailangan ko lang ipakita sa inyo ang tunay na pamamaraan na paggawa ng mga iba't ibang klase. Pero siyempre alam ko rin naman na malinis yung mga ginagawa natin. Kaya lang hindi lang talaga kami sanay gumamit ng gloves. Pero ito po siya. Tagsais po ang mitaka namin nito, 6 pesos. Bilog na bilog. Ayan, diba? Napakaganda daw tinapay natin. Lagyan mo sa agad na ng konting margarin. At saka eh. Charal. Para dumikit. Diba? Oo. Diba? Hindi na kasimple. Napakasimple lang gawa ng iba't ibang klase yung pinapasin. At napakadali gawin. Nakita nyo naman siguro kanina yung sa video na ito. Kaya, paano? Magpapaalam na ako. Sa susunod naman ng mga video. Sana gusto nyo ang aking video. At ang aking mga recipe. At marami pa akong i-share sa inyo. Hindi lang ito. Thank you.